So guys, magandang umaga sa inyong lahat, no? Kapwa ko, newbie, Kapidyon Best Friend na naman. Nandito po tayo para mag-share na naman po ng ating ginagawa, ano, tungkol sa ating mga alagang kalapate, no? So magandang umaga po. Bago po tayo magsimula sa ating gagawin, magbasa muna po tayo ng salita ng Panginoon sa 1 John 1:5, no? At ito ang kasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming binabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Amen po tayo dyan, ano po. Totoo nga po yan, wala pong kadiliman sa Kanya, no? So bakit po sinabing walang kadiliman, puro liwanag? Nandun po ang pag-asa natin sa Kanya, no? Sa kanyang mga salita, punong-puno ito ng pag-asa, ng encouragement, at may assurance na magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, no? Na doon, walang paghihirap o anumang mga bagay na masasaktan pa tayo, no? At na meron tayong kalungkutan, problema sa buhay, meron tayong kamakakapitan, ano? At ito pong salita niya na to ay punong-puno ng inspirasyon, kaya nga po sinulat niya po to sa Biblia, no? Para po ma-inspire tayo para sa lahat po ng ating gagawin, ehemplo, no? Maging sa spiritual o sa katawang lupa natin, ano, sa pamumuhay natin sa araw-araw, no? At ito po ang magbibigay ng assurance, mga kalutasan sa ating mga pagsubok sa buhay, no? So, ang sa madaling salita, sa paliwanag na mas madali, ang Panginoon ay sumisimbolo sa araw at tayo naman sa buwan. Na pag hindi po na sinagan ng araw ang buwan, wala po itong liwanag. So, dumidepende ang buwan sa araw. So, ang araw ay nagsisimbolo ng Panginoong Jesucristo. Ang buwan naman ay sumusimbolo sa atin, no? So, pag wala pong araw, pag wala po ang Panginoon sa ating buhay, so, pag wala po tayong Diyos sa ating sarili, lahat po ng ginagawa natin dito sa lupang ibabo ay baliwala, no? Kasi nga po, sa dami po ng problema dumarating, mga pagsubok, lagi po tayong pag dumadating yung mga bagay na yan, mga sakit, lagi po tayong down na down, lalo po ngayon sa nagaganap na pandemya sa buong mundo, no? Talaga namang ang mga tao ngayon ay talagang walang low moral, no? At laganap ang tagutong. Lagi lang po tayong manampalataya, no? Sa Kanya, no? At sa Kanya lang po tayo umasa. So, sa Panginoong Jesucristo, wala po tayong talo dyan, ano? Lahat po tayo, bawat isa po ay panalo, ano? So, ganyan po kaganda pag tayo po lumapit sa Kanya, manampalataya, magsisi sa mga nagawa nating kasalanan. Napakaganda po na ang gawin nating ilawan ay ang Panginoon sa ating buhay. At ituturo po tayo nito sa mabuti, ano? At sa tamang landas, no? Maraming salamat, no? Sana nagustuhan niyo tong exhortation na to, at sana makatulong sa inyong pamumuhay, ano, spiritual, at sa ating pamumuhay sa mundong ibabaw na to, no? So malaking bagay na sinasabi ko nga sa inyo lagi na tuwing nakakarinig kayo ng salita ng Panginoon o may nagsishare sa inyo o pagbasa kayo, may Bible po kayo, magbasa po kayo, kasi malaking bagay po yan. Kung kumakain po yung flesh nating katawan, kumakain din po yung spiritual nating katawan, no? So, yan po ang susi sa buhay na walang hanggan, no? So, manalangin din po kayo na ipakita ang kaligtasan, ano po? At hindi lang po natin dapat basahin ang salita ng Panginoon, kundi manalangin tayo na masangkapan niya tayo at may pamuhay po natin ito, no? So, maraming salamat po, no? So, mamaya akit tayo sa pulungan, magandang umaga, para po magpatuka, magpalipad, at magpaligo ng ating mga kalapate. So, samahan niyo ako, at palit lang po tayo ng damit, kasi nga po,
Medyo magbabasa po tayo at ito po ay puti-puti na sigurado ito dudumi po ito kasi nga po andun na po yung mga alaga natin, magpapaligo tayo, no? So, yeah, pawis kasi nga po ngayon sobrang init, no? Kahit na po makulimlim siya o umuulan, ramdam po natin yung init sa ating katawan, sa ating yung klima natin talaga pong nag-iba na. So, ito nga po ang liwanag, no? Na binabanggit, kung hindi po talaga tayo kakapit sa Panginoon ngayon, hindi po tayo aasa sa Kanya, wala pong mangyayari sa atin, no? Puro lang po tayo reklamo, pero pag ang Panginoon nasa atin, ma-overcome natin lahat ng bagay, no? Marami. So, part na rin po ito, pag-umpisa na rin po ito ng pagkukondisyon ko ng kalapate, no? Na ilalaban pang norte kasi malapit na po, no? So hopefully na tumagal po ang lipad ng mga kalapate natin at matustusan po natin to, no? Kasi wala po akong trabaho, talagang namumroblema rin ako, kaya nga konti lang ang nilalaro ko, ano? So yung kaya ko lang, no? Hindi po ako naglalaro ng sobra-sobra kasi nga po sabi nga nila mas marami mas maganda, pero kung mas marami hindi mo po naasikaso, hindi rin tama yun, no? So mas maganda mas konti pero naibibigay mo naman po yung kanyang pangailangan, no? So mas natututukan mo, ayun po, mas maganda kaysa po na mas marami tapos kulang-kulang ka, hindi mo nagagawa yung part mo, yung lalo pa sa mga vitamins, kailangan yan. Siyempre, kailangan pag nagalagan ka ng kalapate, kailangan mong tutukan, ano po. So pero masaya dahil pagka may problema ka, pwede ka rin na pumunta lang sa kanila, umakyat ka sa mga alaga mo, tapos tingnan mo sila, ipo-ipo, makakalimutan mo ang problema, no? So mamaya, punta tayo dun sa mga kalapate. So guys, magandang umaga po, ano, araw po ng Biyernes, palipad muna tayo ng breeder, no? So ayan na po sila, panlaban ng norte. Well, so mga maalis kasi kaya tagal. So mamaya magpapaligo ako. So nakalimutan ko pala, meron pala bumalik sa ako na kalapate. Naparonda ko uli. Ewan ko kung aalis pa siya. Ayun siya, oh. So bumalik po sa akin yung kalapate na yan after 3 years. Ayun po sila. Sana hindi na umalis. So nakahiwalay pa nga po siya, oh. So mamaya pagbaba niyan, kukuha tayo. Magpapaligo tayo ng kalapate, no? So guys, tapos na po silang rumonda, no? Pero hindi pa po nakakapasok yung iba. So guys, may nakalimutan pala akong kalapate, ano, na bumalik sa akin after 3 years. Ngayon na napakawalan ko, ewan ko kung babalik sa akin. Sana hope bumalik sa akin yung kalapate, ano, o hindi na pabadyan nung nakakuha, no? So papakain po muna tayo ng kalapate ngayon, ano, at mamaya pagkatapos natin magpapatuwa o pakain, magpapaligo naman po tayo, no? So magpapakain muna tayo, no? Mainit pa.
Guys, tapos na po tayo magparonda. Pumasok na po sila at nakapagpaligo na rin po tayo. Nakapagpatuka na po tayo, ano? So, meron pa pong limang kalapate na hindi pa po pumapasok. Ito po yung talagang importante ng paliliguan kasi sobrang tigas po ng ulo nila, ano? Ito pa yung mga pang-Nortico. Ito na po, sinisimulan ko na po yung pagkokondisyon, ano? Kasi po malapit na po ang laban. So, sasabak na po tayo sa karera nito ngayon, ano? Natigil tayo ng 3 lipad yata o 2 lipad kasi nga due pandemic, ang tigalot ko rin po bata, so wala pa po sila, no? Kaya sobrang tirik na ng araw, kaganina pa ako nag-aantay, sa inis ko nga binugol ko na sila para hingalin, maghanap ng tubig, pumasok sa kulungan, so hindi pa rin, ayun, nakatambay sila. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel ko, subscribe na po, tapos manood po kayo. Tapos like din, share din po, ano. So i-screenshot nyo lang po 'yan. Tapos i-tag nyo po sa kwang ko, sa Messenger ko. I-send nyo po sa Messenger ko. Isang entry na po kayo noon, no. Isusulat ko po yung pangalan ninyo para pagdating ng raffle, meron kasali na po kayo, ano. So ang ipaparaffle po natin na kalapate, ang Linyada Emil Duarte, no. Red Emil, no. So ito po ay galing kay Alan Juan, yung mga linyata ni Alan Juan, no? So halos lahat nga po ng kalapati ko dito sa loop ay galing kay Alan Juan, no? So hindi ko na po maihintay, no? Yung mga kalapati. So shoutout tayo sa mga tropa natin, Team Salvavida, no? Kay Legacy Loop,
at Kaingo, maging sa mga tropa natin sa Nueva Ecija, no, sina pare na Joel Carpio, no, Spiritus, tapos si Grabador at saka si Duran, naging si Romel Buwan, no, at sa mga tropa natin, Team Pigeon Bespre, no, mga Tinti Laguna, Inocencio Romano, no, at marami pa pong iba, no. So kay Jericho Kembao sa Team Jensen, no, kina Titans Group, no, kay Jeremy Ares, no, magsana magcha-champion na kayo, no. So sa ngayon po, maglalaro na po ako ngayon, kaya nag-umpisa na po ako. Ito na nga po, nagpapaligo na po ako ng kalapate kasi nga kailangan po kong mag-rescuan sila, mawala na po yung mga kuto-kuto nila. So tuloy-tuloy na po ito, magbibigay na rin po tayo ng mga suplemento. Baka after 2 weeks, magpapahagis na rin po ako ng kalapate, no. So para tuturuan ko sila para mapamiliarize na po sila sa lugar na to. Siyempre, ang bitaw ko po, paikot po, no. Pero simulan mo natin sa malapit, hanggang palayo ng palayo, no. So hanggang sumapit po yung training, club training, ano. So, para ready po ang kalapate natin. So guys, sana nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong rin po sa pag-aalaga nyo ng kalapate. Basta lagi lang pong malinis sa pagkakalapate, pag-aalaga, tapos sa proper maintenance, no. Yung mga vitamins nila, huwag nyo kakalimutan. As long na maganda yung kondisyon ng kalapate nyo, malusog, walang sakit, malaking chance nyo na manalo, ano. So sa mga may bitaw sa Linggo, good luck sa inyo. Maging meron po tayong ring club dito na lalaruan, no, sa RHPRC, ano. Meron po lodingan niyan kay DJL Vargas, kay Ogie Vargas, ano. Yan po ang kanyang Facebook account. Andyan na po sa Amarillo ang lodingan, kay Toki daw, no. So pwede po kayong mag-load doon. Ganun din po sa may TRPC, MRPC. Marami pong club dito, may MPFL, APR. So sa ngayon, lalaro lang po ako sa RHPRC kasi po siya po ang malapit na loading station, ano. Siya po yung pwede kong ibabike lang ng bata, ano. So steady lang muna tayo sa isang lab. Magal yung mga panlaro natin ngayong Norte, ano. Lalaro ulit tayo ng Norte kasi nung nakaraan hindi natuloy yung laro ko ng Norte. Okay na po sa akin yun, pabor na po sa akin yun. Kasi talaga namang ibinirit ko yun. Maganda rin ang linyada nila. Pwedeng pang material, pwedeng pang laban, ano. So, baba na po ako. God bless you, God bless you. Sana nagustuhan niyo itong video ko. Sa susunod ulit, papakita ko sa inyo yung magtatatlong taon na bumalik pa sa akin, ano, na kalapate. At malalaman nyo doon kung anong bloodline nito. Maraming shoutout din pala kay Jesselton Lopez, maging kay Rod Mendoza, no. Maging sa tropa natin diyan, no, mga tiga Caloocan, ano. Ami Drama, no. So shoutout sa inyo at baka next year pwede na kayong lumaro, laro na kayo. Sobrang busy kasi nila, eh, no. So maraming salamat. God bless you. God bless you po. Sana nagustuhan niyo yung video to at makakatulong rin sa pag-alaga niyo ng kalapate.